Mahalin naman, anak ko, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot. Awa mo'y ihulog ang inoong napasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halin naman, anak ko, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot. Awa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang namin ng may wagas na loobin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupain, malaon ng tigang, ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng bundok ng Libano. At mamumunga ng sagana tulad ng Karmelo at Saron. Mamamasda ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob
darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at manghangal sa landas na ito'y di makakaraan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga pagsisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-ibig magdadaumpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, darating, tayo'y kaniyang hahanguin sa pagiging pihag natin. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao dala ang isang paralitiko na nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugot sa harapan ni Jesus ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, ang sabi nila, "Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patunayan ko sa inyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdaka ay tumindig ang tao sa harapan ng lakat. Binukat ang kanyang higaan at umuwi, nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakikita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay," wika nila.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng Ebanghelyo, si Jesus nakapagpapagaling ng mga may sakit. Bakit? Siya kasi ay Diyos. Ang ating Panginoon nakapagpapatawad ng mga kasalanan. Bakit? Kasi siya ay Diyos. Ibig lamang ipaalam sa atin ang Ebanghelyo na ang ating Panginoong Jesus Nazareno hindi lamang siya isang tao na katulad natin. Siya rin po ay isang Diyos, ang ikalawang persona ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamakal kong mga kapatid, taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko. Manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng tao sa mundo. Ang ating tugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan naway makatagpo ng tunay na kagalingang espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagpapatawad sa amin ng iyong anak. Nawa kami rin ay makapagpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dingkin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin.
itong alak at tinapay, mga bungang alhay. Halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpala na kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinakiya na mamuhay ng mahirap upang magpakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging kindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya na kapanapanabik ay inaasahan namin na lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakot na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsalukan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw. Aming mapanaligan ang iyong pagpapala na pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.